Nakaraos na ang Pilipinas sa matinding pagsubok na dala ng Omicron variant. Ayon po yan kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Samantala, ngayong umiiral na ang Alert Level 1, balik opisina na ang mga empleyado sa government agencies habang pinaghahandaan na rin ang pagpapalawig pa sa face-to-face classes. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine, Mela. Sa pinakabagong Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang gabinete, magkahalong pagbati at paalala ang mensahe ng mga otoridad sa publiko ngayong pumasok na sa pinakamagaang Alert Level 1 ang Metro Manila at 38 iba pang lugar sa bansa. Finally, nakaraos na rin po tayo sa ating mahigpit na pagsubok sa nadala ng Omicron. However, kailangan pa rin po natin na maging vigilant at gabayan natin ang buong sambayanan, ang ating LGUs at lahat ng institusyon to self-regulate and manage and live with the virus. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng panibagong hakbang na ito ng gobyerno. Moving to the Alert Level 1 will lessen the remaining economic restrictions and allow a full economic recovery. Estimate natin, mga 400,000 to 500,000 jobs ang overtime, hindi naman bukas kaagad, ay makakabalik sa trabaho. Pero para maisakatuparan yan, hindi na inirekomenda ng mga otoridad ang work from home setup. Allowed pa rin ang work from home. So mga gustong magtanong, allowed pa rin yan, pero optional. Hindi po yan ine-encourage ngayon, now that we are moving to Alert Level 1 and we want to stimulate more economic activities. Para sa mga ahensya ng pamahalaan, naglabas na rin ng Memorandum Circular No. 96 ang Malacanang, kung saan nakasaad na dapat ay sumunod sa 100% on-site workforce ang mga government agencies sa ilalim ng Alert Level 1. Ang Department of Education, pinaghahandaan na rin ang iba yung pagpapalawak ng face-to-face classes sa bansa. Ngayon, nagbilang na kami ng mga eskwelahan na pwedeng mag-implement na ng face-to-face, na ready na talaga sila according to our standards. This would be 6,213 schools. Tapos, ready silang mag-implement. This Friday, mag-usap ang Department of Health at saka ang DepEd para pag-usapan kung alin ang mga protocols na pwedeng i-relax. Sa panig naman ng mga local government units, kapwa tiniyak ng DLG at MMDA ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon para hindi na muling tumaas ang COVID-19 cases sa bansa at magtuloy-tuloy na ang pagkamit sa new normal ng Pilipinas. Kakibat niyan, kahit mas maluwag na ang mga patakaran kontra COVID-19, tiniyak naman ng PCOO ang kanilang ibayong pagsiservisyo. Itutuloy po natin ang paggamit ng mga existing communication strategies ng PCOO para sa paghahatid ng impormasyon sa publiko. Ito po ay sa pamamagitan ng ating mas pinalakas na government media tulad ng PTV, PBS Radyo Pilipinas, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, PCO Online Pages, RTVM, Bureau of Communication Service at ang IBC. Ang National Economic and Development Authority nagpresenta rin ng 10-point policy agenda ng gobyerno para sa nalalabing panahon sa termino ng Administrasyong Duterte. Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.